Okay, so yun po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Nak. Pambihira. Kaya pala, walang mailabas noong January 5. Mga kababayan, anong araw yung January 5? Friday. Inabot na po ng hating gabi, walang mailabas na polboronic video. Kasi, di ba? Ngayon, viral po, may kumakalat na video na kung saan may press conference po. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, doon po sa Grand Mensing Hotel. Sa ano po yan? Sa Davao. Sa may, nakalimutan ko na kung anong street. Basta usually nung ako po yung news editor pa doon sa dating network na pinagtatrabahoan natin o naka-assign pa po ako sa Davao City, mga kababayan, always po na venue ng mga press conference, ganyan, yung Grand Mensing. And even kay dating Mayor Duterte, ito, kay dating Pangulo, and nung Mayor pa siya, mga kababayan, yun yung, ano, yung mga venue na kung saan may mga, ano, may mga press conference po. And yun po, may binanggit siya doon, tinanong siya, reaction niya about sa so-called polboronic video. Pero, sabi niya, mga kababayan, there is no such thing as polboronic video. Walang video, mga kababayan. Kasi kung meron man, ha? Kung meron man, mga kababayan ko, na video, hindi dapat noon pa daw lumutang yan. Noon pa daw lumabas yan. Kaso sabi ni dating Pangulong Duterte, wala talaga, mga kababayan. Ang nakakapagtaka, may nagsasabi, napanood na daw nila. Nakita na daw nila. Daw. Tapos magugulat ka yung iba. May mga nagsabi na kung totoo man yun o hindi. Pero yung circle nila, sinasabi, meron daw. Pero yung iba, nagbabanggaan yung nila, mga kababayan. Malalaman ninyo naman sa mga contents nila, live, or yung kanilang mga uploaded video. Sino yung mga nag-content about this polboronic issue, video, so-called video, mga kababayan. So, sinasabi po dito ni dating Pangulong Duterte na walang video. So, ibig sabihin, kasinungalingan na naman po yan, mga kababayan. Kasinungalingan na pinapakalat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Mayroon pa, sabi, oh, trailer, ganito ganyan, trailer. Tapos yung pinapakita nila, yung mga dating statement ni dating Pangulong Duterte, nung panahon na presidente pa siya, campaign period, mga kababayan, kampanyahan, filing of COC, na merong ano, kandidato na gumagamit ng coke, ganyan-ganyan, di ba? May mga ano, na ngiwi daw, merong mga nagpapalabas, trailer. Kaso, panira ng trip ito si dating Pangulong Duterte. Binasag yung trip nila, mga kababayan. Ang tataas na ng views nila, tataas na ng ano nila. Ang tataas na ng nagba-viral na yung mga kanila na merong ano, ipapalabas na ano, polboronic video, ganto ganyan. Ano kayang reaksyon ng sambayanan pag napanood nila to? Mag-aaklas ba sila? Tatalikod ba sila? Magkakaroon ba ng people power, ganto ganyan? O yun yung mga ano, content nila, mga kababayan. Kaso, yung trip nila, binasag na dating presidente, si Tatay Digong. Eh, paano sir yung ano, Tatay Digs, paano yung mga nagsasabi, nakita na daw nila. Kaso wala daw silang kopya. Pero nakita na nila. Pero ngayon, pambihira to si Tatay Digong eh. Binasag yung trip po, mga kababayan. Wala daw.
Kasi kung meron, dapat noon pa. If ever meron, mga kababayan, dapat noong kampanyahan pa. Ha? Noong kampanya pa nila, inilabas yun. Diba? Kung meron talaga. Para at least, yun talaga yung pinakasolido nilang patunay para po na, or tawag nito, alas, para hindi na iboto ng 31 million ng mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, January 7 na. Sabi, January 5, mga kababayan. Gaano ba kahirap i-edit yan? Pro-video, ano ba kailangan natin? Lalagyan ng scoring, musical, music background, lalagyan ng graphics, ng lower third, ano ba? I-animate pa? I-re-render pa yan? Ano yan? Walkthrough? Ay. Yung kausapin nila ng ganyang mga ano, mga kababayan, yung mga hindi nag-edit na para sabihin, eh, matagal tong gawin, ganto ganyan. Hindi po. Hindi na nga ini-edit yan, enhance nyo, lalakasan nyo yung audio. Dali lang yan. Diba? Wala pong maipakita talaga, mga kababayan. Kasi, wala. Kaya po, sa recent vlog ni Pangulo, wala, dead ma. Wala sa kanya. Kasi nung na-challenge po, di ba, during the campaign period, nagkaroon pa nga po yun ng tawag nito, ng undergo ng drug testing. Di ba, nagpa-drug test pa sila. Si dati BBM, yan. Lacson, Soto, in-encourage pa nga ni BBM that time, or si Pangulo ngayon, si Mayor Sara. Para masabing malinis sila. Di ba? May mga ganun po. Saan na yung mga trailers nila? Wala eh, binasag yung trip nila. Si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte lang, yung nagbasag ng trip nila. Walang video. Kasi kung may video, noon pa sana, napalabas na yan. Noon pa sana, pinakita na yan. Or napakita na. Especially, during the campaign period. Malaking alas po yan ng kalaban ni PBBM. Ma-avoid sana nila yung landslide victory na 31 million, 32 million ng BBM Sara tandem. Diba? Kung yan po, eh meron talaga. May mga post sa kanilang social media account. Sino ba yan? Yung kritiko ni Pangulo? Gonson, isend na lang daw sa kanya para siya mag-post. Kaso, wala nga silang ma-send. Ito sa akin, mga kababayan, ito, nahalataan nyo, di ba? Hindi ko ngayon na-content. Hindi ko kailangang, sa bagay na to na depensahan si Pangulo, ganito, ganyan. Kasi, mga kababayan, meron ba talaga? Wala. Si ex-President Duterte na nagsabi, walang video. As in, walang video, mga kababayan. So, ang tanong po rito, 2024 na, ano kaya ang susunod na naman na banat at paninira, mga kababayan? Diba? Yan po yung ating paghandaan, expect the unexpected. Kasi yung nagsasabi na meron, pambihira. Ilang kasinungalingan na po yung pinag-aano nun. Diba? Yung mga prints daw, yung mga yung mga drawings, painting na niregalo ng mga supporters kay PBBM doon sa National Headquarters sa Mandaluyong, pinakuha daw lahat, pinag-gather ni First Lady Lisa, tapos pinabasura, pinatapon lahat. Pero punong pumunta po tayo ng bahay ugnayan, nandun po lahat naka-display. Number one kasi nung alingan. Number two, last year pa po lumulutang o pinapalutang, natatanggalin na daw
o tinanggal na, mga kababayan, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ngayon, parang mag-iisang taon na yung ano nila na liligwakin. Nakaupo pa rin bilang Executive Secretary si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Ano? Mga kababayan, hindi na kayo natuto. Paulit-ulit na lang po na kasunungalingan yung inaano sa inyo, pinipid sa inyo, tinatanggap nyo pa rin, di ba? Eh, it's up to you, di ba? Pero ito, matibay ito, mga kababayan. Basagan ng trip. Binasag yung trip eh, di dating Pangulo Duterte. Wala daw video. Oh, so yan, mga kababayan ko, sa lahat dyan na patuloy pang nakasuporta at naniniwala kay PBBM, hindi daw po totoo. At walang video, mga kababayan. Sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat. Share nyo po yung video na to, mga kababayan ko. God bless po and happy Sunday sa ating lahat.